Rosalie, magkano ba ang price cap sa mga COVID-19 drug at ano ang maaaring parusa sa mga ospital na hihigit sa price range? Ella, maaaring patawan ng multa, maaari ring makulong at maaari ring masuspindi ang lisensya ng mga ospital, gayon din ng mga butika na magpapataw ng higit sa itinaktang price cap ng Department of Health sa mga COVID-19 drugs. Sa panayam ni Kuya Daniel Rason sa programang Get It Straight kay Food and Drug Administration o FDA Director General Usec Eric Domingo, nagbabala ang opisyal sa mga ospital na may overpricing sa mga gamot na ginagamit sa treatment ng COVID-19 patients tulad ng remdesivir at tocilizumab. Pag ospital po, questionable po yung presyo. At least yung quality, sigurado tayo dahil ang ospital hindi naman yan bibili sa unlicensed. Bawal po silang bumili, no, sa unlicensed distributor. Pero meron po silang pananagutan dahil lumalagpas po sila sa retail price ng pinapayagan po ng department. Batay sa DOH, nasa 8,000 hanggang 28,000 ang suggested retail price ng tocilizumab, gamot na ginagamit sa treatment ng critical hanggang severe COVID-19 cases. Ang remdesivir naman, 1,500 hanggang 8,200 pesos ang SRP para sa 100 milligram vial ng gamot. Kaugnay naman ang investigational drug na leronlimab, ayon sa FDA chief, wala pang price ceiling na itinakda ang pamahalaan dito dahil anya, rare, kakaunti o iilan lamang ang nanghihingi ng special permit para sa supply ng gamot na ito. Samantala, kaugnay naman ang pagkakaloob ng Compassionate Special Permit o CSP sa COVID-19 drugs, inihayag ni Usec Domingo na halos lahat ng ospital sa bansa ay may special permit na para sa isa o dalawang gamot kontra COVID-19. Dagdag pa nito, hindi masyadong istrikto ang FDA sa pagbibigay ng CSP basta lisensyado ang ospital at ang mga doktor na gagamit ng gamot para sa COVID-19 patients. Halos lahat ng ospital ngayon sa ano sa Pilipinas na Daniel, meron na silang special permit for one drug or another, no, for para po sa ating COVID kasi talaga pong punong-puno talaga ng COVID cases. Tayo naman po hindi naman po tayo ano diyan very strict. Kung manghihingi ang isang ospital ng CSP, nadedesisyonan agad ito ng FDA sa loob ng 24 hanggang 48 oras at maaari ring mag-apply in advance ng CSP ang mga ospital para sa COVID-19 patients nito sa pamamagitan ng email address na odg@fda.gov.ph. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat, Rosalie Coz, live na nagulat mula sa Quezon City.